Hello everyone. Good evening po. Welcome sa ating Soul Talks with PB. At tayo po ay mag-uusap muli tungkol sa rules of discernment ni Ignatius of Loyola. So patuloy po nating pinagre-reflectan niyan, no? And of course I want to welcome all of you dito sa ating programa, itong Soul Talks with PB. So, good evening kung kayo po ay taga Pilipinas. Maybe good morning kung nasa ibang bansa kayo, you know, or maybe even good afternoon. So, praise God. At tayo po ay dumako na dito sa ating pinag-uusapan. I hope na ready na kayo matuto. Take down your, or rather, you know, bring out your notebooks o naman para we can all learn together. Amen? So, tayo po ay manalangin. Let's pray to the Lord. Let's ask God to be with us dito sa ating pag-uusapan. No, let's pray. Father, thank you, Lord, for the opportunity once again para patuloy naming pag-usapan at pag-aralan ang tukos sa discernment. So, Lord, I pray by your grace and mercy, gamitin mo nawa po ako, Panginoon, para mapag-usapan ito at aming matutunan itong bagay nito. So, Lord, we commit to you itong time na ito ng Soul Talks with PB. And thank you, Lord, for the opportunity na to come together online para mag-aaral, Panginoon. So, Lord, mangusap kayo sa bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa na Lord, matuto talaga at makita nila yung advantage of learning how to discern, Panginoon. So, salamat po, Lord. Thank you for your grace. In Jesus' name, amen and amen. All right. So, praise God. And I can see marami na po ang nag-tune in sa ating programa. So, praise God. So, let's tayo po. Let's kaya dive in into this. Pag-usapan natin to. All right. We are now in Rule 7 and 8, no? So, ating tingnan, no? First of all, sa Rule 7, sabi ganito, let him who is in desolation consider how the Lord has left him in trial in his natural powers. So, imahin muna natin sandali yun. Sabi ni Ignatius, you know, let him who is in desolation, so nando ka sa proseso kung saan you feel siguro the absence of God, and alam niyo naman, pinag-usapan na nga natin yun. It is the enemy, si Satan, and his demons who are trying to give us that kind of sense na parang malayo si Lord, no? Parang hindi nag-care si Lord sa atin. Yung all those feelings associated with yung desolation, yung parang nalulungkot tayo, nade-depress tayo. Instead of being filled with the hope that comes from God, instead of finding joy in the Lord, parang naka-focus tayo sa situation natin. It's very negative, no? So, yung tinatawag na desolation. And God would somehow sometimes allow that for various reasons, as we shall see, no? Pero sabi ni Ignatius, you know, let him who is in desolation, so nando ka sa ganung punto, you are experiencing the felt absence of God, parang wala si Lord, parang he doesn't care. Parang meron kang pinagdaraanan na you're questioning God's love and God's presence, you know. So let him who is in desolation consider how the Lord has left him in trial in his natural powers, okay? So, parang nag-iisa ka lang, parang feeling mo na you're all alone. In order to resist, sabi ni Ignatius, the different agitations and temptations of the enemy. So, kapag nandiyan tayo sa ganyang sitwasyon, you feel na parang, where is the Lord? Nasaan ba ang Panginoon? Ba't ako nag-iisa? Yan yung mga pagkakataon that the enemy wants to put doubts sa puso natin so that we would doubt the love of God. We would question God's faithfulness. You know, isipin natin na parang hindi tayo naririnig ni Lord. So, yung ganung mga thoughts, mga pasok sa isip natin during times of desolation, no? So, sabi niya, let him who is in desolation consider how the Lord has left him in trial in his natural powers. In other words, it's a period of trial, no? In order to resist the different agitations and temptations of the enemy. Since, sabi ni Ignatius, since he can with the divine help, which is always which always remains to him, no? Si Lord hindi naman umaalis even during that period of time na parang feeling mo wala si Lord. God has not really left you.
though he does not clearly perceive it, sabi ni Ignacio. So isa sa mga problema ng desolation is that sometimes nilalagyan tayo ni Satan ng kaisipan na wala si Lord, na he doesn't care. So minsan naku-question natin. Pero ang totoo niyan, the Lord never leaves us, no? He never forsakes us. Nandun ang Panginoon kasama natin. So, which always reminds to him, though he does not clearly perceive it, because the Lord has taken from him his great fervor, no? O yung feeling mo na parang wala si Lord, great love and intense grace leaving him. However, grace enough for eternal salvation. So, nandun pa rin talaga yung purpose ni Lord. Hindi naman tayo pinababayaan. It's just that when you are in desolation, tandaan natin, ang gusto ng kaaway na maisip natin is the Lord has left us or the Lord has forsaken us, which is not true. So, sinasabi ni Ignatius na manatili tayo nagtitiwala sa Panginoon even though yung feeling natin parang dahil nga yung kaaway ang nagbibigay sa atin ng ganong experience, no? Na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, pero ganun yung nararamdaman natin. But we must learn how to trust God in the midst of yung ganong feeling na parang you're all alone. Because the truth is, you know, the Lord is still with us and His grace, you know, ay nandyan pa rin in order to help us and to save us, no, sa ating sitwasyon. Now, sabi sa rule number 8, let him who is in desolation labor to be in patience. So in other words, just, you know, let that experience continue, ika nga, trusting God na hindi kanya pinababayaan, though parang ganun yung feeling mo, continue to believe in God's faithfulness. So, which is contrary, sabi ni Ignatius, to the vexations which come to him. Okay? So, in other words, bagamat may feeling ka of desolation, hindi yun yung kabuuan ng katotohanan. The Lord loves you and cares for you. So, sinasabi ni Ignatius dito, keep on focusing on the love of God and on the grace of God na, you know, hindi mawawala yun, you know? And then sabi niya, and let him think that he will soon be consoled. So, i-endure mo yung proseso na yon na parang, okay, parang you are going through this difficulty, pero the Lord is faithful. He will never leave you nor forsake you. Hindi kanya pababayaan, okay? Hindi kanya iniiwan, bagamat ganun yung sinasabi ni Satan sa iyo na pinabayaan ka ng Panginoon. That is not true. So, let him think that he will soon be consoled, employing against the desolation the devices, as is said in the sixth rule. So, ano ba yung sinasabi sa sixth rule? If we can go back to that, diba? So, sabi ganyan sa sixth rule, although in desolation, we ought not to change our first resolutions, it is very helpful intensely to change ourselves against the same desolation as by insisting more on prayer, meditation, on much examination, and by giving ourselves more scope in some suitable way of doing penance. Now, see, of course, Ignatius is a Catholic, so yung language niya is, you know, more Catholic. Pero kung kukunin natin yung suma total na prinsipyo, sinasabi niya, when you're going through desolation, una sa lahat, don't change yung mga previous na resolutions mo na ginawa mo when you were in consolation. Okay, backtrack tayo para maintindihan nyo. Now, when we are trying to make decisions in life, siyempre, we are waiting upon the Lord and we are trying to be sensitive sa nangyayari sa puso natin. Now, whenever we make decisions, kailangan we have peace, you know? Meron tayong peace, meron tayong consolation. And there are times na pagkatapos mong i-decide ng isang bagay, to the best of your knowledge, you know, while you are in consolation, minsan later on, magkakaroon ng desolation, magkakaroon ng doubt, magkakaroon ng question. So, sabi ni Ignatius, huwag mong papalitan yung ginawa mong decision when you did it in consolation. So, kung ano man yung dineside mo before, when you are in consolation, huwag mong babaguhin just because you're going through this, ika nga parang intense feeling na parang feeling mo unworthy ka, or in other words, desolation nga, di ba? So don't change your decision then. Pero sabi niya, in contrast to that, patuloy ka lang mag-pray, no? Insisting more on prayer and meditation, on much examination. So in other words, huwag kang gi-give up sa faith mo, just continue on
So yun yung rule number 6, no? And we looked at rule number 7, you know, na kahit na parang feeling mo, no? Tinitempt ka na kaaway to doubt God. Remember, God never leaves you. He does not forsake you. He cares for you. Lies of the enemy lang yung narinig mo sa puso mo na para nag-iisa ka lang. That's the lies of the enemy. You should resist that and reject that, okay? And then sabi sa rule number 8, let him who is in desolation labor to be in patience. So just persevere, in other words, no? Kahit na nakakaramdam ka ng parang, you know, negative na, Lord, nasan ka ba? Ba't mo ko iniwan? Ba't mo ko pinabayaan? Ganyan. Don't let those emotions, parang tempt you to doubt the faithfulness and the love of God. Patuloy ka lang magtiwala sa Panginoon, no? And then sabi niya, you know, and let him think that he will soon be consoled. Just be patient because God, in His mercy, would soon give you consolation again. In other words, temporary lang yung desolation na yun. It will not be permanent, no? Or it would not last a long time unless it is what you call the dark night of the soul, which is something na sa pag-uusapan natin later on. Pero, you know, typical or normal lang, you know, you would be in consolation and the next moment, parang may feeling ka of doubt and desolation. And the next moment naman, babalik ulit yung consolation na yun, you know. It's, you know, parang ano yan eh, kumbaga parang cyclical, you know, if we may call it that. And then sabi, employing against the desolation the devices, you know, as is said in 6th rule. In other words, continue to pray, continue to trust God, kahit na parang feeling mo, Lord, nasaan ka? Or ano ba, pinabayaan mo na ba ako, Panginoon? You know, even if we feel like that, na parang the Lord is not with us, huwag nating isipin na yun yung katotohanan. Instead, let's continue to believe in God's faithfulness, God's Word. Let's continue to pray. Let's continue to meditate. Kumbaga, that's how you overcome yung mga desolation. So, step back tayo. Basically, ganito yung sinasabi ni Ignatius, no? Pag ikaw ay nagdadaan sa desolation o yung feeling mo of the felt absence of God, siyempre tinitempt ka ni Satan to doubt the presence and love of God. Don't give in to that. Instead, patuloy ka lang mag-pray, patuloy ka lang mag-trust sa Panginoon. Huwag mong i-doubt yung kanyang faithfulness sa iyo. And then, you know, darating din yung time. You will overcome that. Just be patient. Just continue to trust the Lord. And definitely, ito mahalaga ito. Huwag mong parang iibahin kung ano yung parang ni-resolve mo na sa puso mo. For example, applicable ito lalo-lalo na nung time ni Ignatius of Loyola, yung mga tao who are committing themselves, no, to really go deeper in their faith. So, they decide sila, you know, I want to grow deeper in my faith in the Lord. I want to serve God. I want to honor God. So they do that in the spirit of consolation. So madaling salita, they are at peace dun sa decision nila. They believe it is God's will. Pero as soon as they make that decision, siguro later, bigla magkakaroon sila ng mga doubts. No? Tama ba yun? Am I worthy? O kaya, Lord, nasaan ka? Or maybe you're praying and parang nothing is happening. So nagkakaroon ka ngayon ng mga question mark sa isip mo, Lord, ba't mo ako pinabayaan? O ba't mo ako iniwan? Now, which are all temptations lamang. Okay? These are temptations of the evil one for you to give up doon sa dineside mo when you were in consolation. Gusto niya na pigilan ka doon, wag mo na ipagpatuloy yung devotion mo sa Panginoon. He wants to put doubt in your heart para ika nga, you would decide na hindi na lang, wag na lang, kasi sino ba naman ako? I'm so unworthy. So remember, yung mga thoughts na yan, those are the enemy's suggestions and temptations to you. Pag nakakaramdam ka ng mga kaisipan o feeling na parang wala si Lord, remember, the enemy is simply making you doubt. Ang truth po niyan is that God remains present in your life. You may not perceive it, you may not, you know, feel it, pero ang totoo nun, you know, God remains true to His promises to you. Okay? So, kaya nga sabi sa rule number 8, let him who is in desolation labor to be in patience. Okay? Labor to be in patience. And this is the same thing na, you know, sinasabi sa atin ni James, you know, if you remember, in James chapter 1, all right?
Sinabi na niya yan. Okay, so let's just, you know, look at that para maintindihan natin yan, di ba? Sabi ni James, okay, consider it, you know, pure joy whenever you face trials of many kinds. And then sabi ni James, you know, because you know, okay, that the testing of your faith develops perseverance, no? So perseverance must finish its work, okay, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So you just persevere and trust God, no? And then sabi niya, if any of you, okay, lacks wisdom, let's say mo naintindihan kung ano nangyayari, he should ask God who gives generously rather to all without finding fault, and it will be given to him. So kung kailangan mo ng understanding and wisdom sa nangyayari, all you have to do is just ask God and then wait upon him to give you clarity. And then he warns dito, sabi ni James, but when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind, you know? So, tapos sabi niya, that man should not think he will receive anything from the Lord, no? He is a double-minded man, unstable in all he does. Now, that doesn't mean when you are at this point, no, sa buhay mo na parang bawal magkaroon ng mga doubts. But he's talking about yung pag ikaw ay nagpe-pray sa Panginoon, do not doubt the faithfulness of God, because huwag kang mag-base sa feelings mo o nararamdaman mo, and then you put the judgment sa faithfulness ni Lord. What James is saying is, tuloy ka lang. Just continue praying. Just continue trusting God. No? So, ito rin yung sinasabi ni Ignatius. You know, let him who is in desolation labor to be in patience. Okay? Which is contrary to the vexations which come to him. So, when you are in desolation, daming mga pumapasok sa isip mo to make you question God's faithfulness. Nandiyan ba si Lord? Iniwan na ba ako ni Lord? Galit ba si Lord sa akin? So these are the tinatawag na vexations, no? Parang talagang inaharas ka ng kaaway. And let him think that he will soon be consoled. So yun yung hope mo, no? Yung desolation will not be permanent, okay? Hindi magiging permanent yan. It will soon be over. And God will soon give you consolation, okay? Basta remain in an attitude of prayer, remain in an attitude of trust in God, and don't give up, no? So, yun ang tatandaan natin. When you are in desolation, so yun yung sa Rule 7, ano? Pag ikaw ay nasa this desolation, yan ang paborito ng kaaway to make you feel na parang iniwan ka na ni Lord, to make you feel na parang pinabayaan ka na, which is not true, okay? God's grace remains, okay? At hindi ka napababayaan ng Panginoon, but yun yung feeling mo at that time. Pero sabi ni Ignatius, you know, patuloy mo lang i-employ yung nasa rule number 6, which is continuous prayer, continuous trusting God, and don't give up, no? Kahit ano pa yung mga nangyayaring pakiramdam. Soon, there will be consolation from the Lord. Amen? No? So, ang susi, pag ikaw ay parang nalulungkot, nade-depress, you know, or parang feeling mo iniwan ka na ng Panginoon, ang susi dyan is just continue to trust the faithfulness of God in spite of your feelings. And persevere, no? Continue in prayer, continue to abide in the Lord. You know, doon natatalo ang kaaway. Kasi ang purpose niya, huwag ka na mag-pray. Ang purpose niya, huwag ka na magbasa ng Bible. But if you persevere in that, kumbaga, matatalo siya, di ba? Parang iisip mo kung di nagwo-work ito, ah. You know? The more na parang hinaharas ka niya, the more you pray. The more you seek the Lord. So, siguro, magkakamot si Satan, parang di yata nagwo-work itong ginagawa ko, ah. So, that's how you overcome, you know? You overcome the temporary desolations and the temptations that accompany that experience by continuing to trust God, and especially yung grace niya, which is always with you. Yung sinasabi sa sevens, no? Which always remains to him, though he does not clearly perceive it. Maaring hindi mo nafe-feel, pero God's grace is always with you. Amen? The Lord will not abandon you. The Lord will not forsake you.
Hallelujah. Praise God. So I hope na nakatulong po sa atin yan. Pag kayo ay dumadaan ng pagsubok o trial, continue to trust God and not, kumbaga, interpret the situation based on your feelings. Remember mo, yung nararamdaman mo desolation are opportunities of the evil one to try to test you and tempt you. Pero God is with you. He will never leave you nor forsake you. He loves you. He cares for you. Huwag kang mag-alala. Just persevere in that temporary period. And soon, God will give you the strength, the grace. He will give you consolation para ma-overcome mo yan. Alright? Hindi yan parang, kumbaga, permanenteng sitwasyon. No? So continue to put your hope in the Lord. Okay? Huwag kang tumingin doon sa sitwasyon mo lang o nararamdaman mo na. Hindi po yan permanente. Pansamantala lang po yan. Amen. So, that's it for tonight. Rules 7 and 8, or yung tinatawag na guidelines number 7 and number 8 ni Ignatius of Loyola. I hope and pray na may natutunan po kayo. And just remember, hang in there, stay in God's grace. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. The Lord loves you. The Lord cares for you. At yung sinasabi ng kaaway sa puso isipan mo, hindi totoo yan. The Lord will see you through. Amen? And you will soon experience that. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Let's trust God. Kung meron man sa inyo na parang nag-go through ng desolation right now, don't be afraid. And just hang in there. Continue praying. Continue trusting God. And soon, the Lord will deliver you and give you consolation. Amen. So tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, for your faithfulness. Salamat, Lord, for your grace na kahit na nasa ganun kami sitwasyon na parang we are, you know, parang thinking, Lord, where are you? Pero sa totoo yun, you never leave us, you never forsake us, you're always with us, at yung grace mo, Panginoon, hindi mauubos o mawawala. Salamat po, Lord, for that promise. May we learn to persevere. May we learn to just be strong in the Lord always. At kung may mga kilala kami, Panginoon, na nagkakaroon ng panghihina o doubt because of the enemy's desolation, Lord, bigyan mo po kami ng grace para makatulong kami sa mga taong yon, to encourage them to just continue persevering and to just pray to the Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. And everybody say amen. Amen and amen. Hallelujah.